Taparing linaw kung kailan babalik sa normal ang water supply ng Manila Water sa mga sinaserbisyoang lugar. At hindi na lang residential area ang nakakaranas ng kalbaryo ng kawalan ng tubig. Saksi, live, si Athena Imperial. Athena. Igan, umaasa pa rin sa rasyon ng bumbero at water concessionaire ang maraming residenteng apektado ng water interruption sa Metro Manila. Mas mabuti na raw na walang kuryente kaysa walang tubig ayon sa ilang taga-barangay Barangka Mandaluyong na ilang araw nang nagtitiis sa kawalan ng tubig. Kaya laking pasalamat nila sa mga bumberong nagrarasyon ng tubig. Nag-aaway talaga ate? Oo, away-away talaga dyan ma'am. Dahil nga po sa tubig, minsan singit, wala si singit. Ang sinasabi sa inyo, kailan pa daw babalik? Wala po silang sinasabi ma'am. Naka-standby din ang ibang residente sa paglabas ng tubig sa kanilang gripo. Minsan, kulay dilaw na tubig na rin daw ang lumalabas sa gripo, kaya pinakukuluan muna nila ito. Nakabukas lang po yung gripo namin, bigla na lang may tutulo. Yung tulo nga na ito, ito pagbukas to te, mas malakas pa ihihi ko rito, promise. Bigla na lang ako. Sa iba pang barangay dito sa Mandaluyong, pila baldena, madaling araw pa lang kanina. Pagkagising ko, tapos na yung bigayan, di ko alam ma'am kung saan kami kukuha. Yan din ang kalbaryo ng iba pang taga-Pasig na halos limang araw na raw walang tubig. Ang supply nila galing sa mga fire truck o di kaya sa deep well. Sa barangay Old Balara sa Quezon City, mayat maya rin ang igib mula sa water tanker. Pati swimming pool sa isang condominium sa Cubao, pinag-igiban na. Apektado rin ng pagkawala ng tubig ang San Juan at Rizal Province. At padaluyin pa ang pasensya dahil hindi pa masiguro kung kailan babalik sa normal ang supply. Mas marami ang demand ngayon, mas maraming tao, mas marami ang construction, ang economic development. Meron pa tayong El Nino. Nasa critical level na ang Lamesa Dam dahil walang ulan nitong mga nakaraang buwan. Ayon pa sa PAGASA, ngayong sobrang init, mas mabilis mag-evaporate o matuyo at mapunta sa hangin ang tubig. Ang tubig mula sa Lamesa Dam galing sa Angat Dam at dumaraan sa Ipo Dam sa North Zagaray, Bulacan. Ayon sa National Water Resources Board, nasa normal level pa ang tubig sa Angat at Ipo Dam. Ang problema ay ang pipe mula Ipo papuntang Lamesa Dam. Baka hindi raw nito kayanin kung daragdagan ng tubig na isusupply sa Maynila. Magdagdag ka ng alokasyon tapos yung kapasidad ng mga dams mo hindi rin ganun ka, hindi rin kaya, baka umapaw lang at mag-spill din lang yan. For the past 50 years, walang na-develop na water source. Nag-rely tayo masyado sa Angat. Walang planning na eventually ganito ang requirement. O ngayon lang nakikita nung medyo nagigipit, saka nag-iisip. Pag-iisipan na raw ng MWSS na isaayos ang daluyan ng tubig mula Ipo hanggang Lamesa Dam. Bukod sa mga residente, apektado sa kakulangan ng tubig ang iba't ibang establishmento gaya ng mga laundry shop, car wash, parlor, pati coffee shop. Gayon din ang ilang ospital gaya ng Rizal Medical Center sa Pasig at VRP Medical Center sa Mandaluyong. Kanina, 2 oras lang nagkatubig sa ospital na ito. Yung husband ko po, dinadala niya po ko dito ng water po para may panghugas-hugas po kami ng mga gamit po dito. From the very basic to the very critical procedures, kailangan na kailangan talaga ang tubig. We expected kasi na high priority ang hospitals, no? So we continue to appeal nga to Manila Water also na sana mag-improve naman yung situation. At kung kailan may service interruption ng Manila Water, nagkasunog pa sa Barangay Baysa, Quezon City kaninang tanghali. Nasa 300 bahay ang nasunog. Talaga naka-apekto po kasi humina po yung supply ng tubig. Kaya nga humingi po tayo ng assistance sa ating NAWASA na taasan yung pressure. Nagawa naman nila. Nagawa po nila. Balik naman dito sa Mandaluyong, sa mga oras na ito ay marami pa rin residenteng nakaabang sa mga truck ng bumberong maghahatid sa kanila ng tubig sa kanilang lugar. At live mula rito sa Mandaluyong City, ako si Athena Imperial ang inyong saksi.